gagawa tayo ng bibingkang malagkit. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong glutinous rice, water, coconut cream, and brown sugar. Para naman sa topping, meron tayong coconut cream and brown sugar. So, ang unang lulutuin natin ay rice. I-combine natin ang rice and water. And yes, nahugasan ko na pumabuti ang ating rice. Tapos, takpan natin at isaing na natin. Ang pagluluto nito ay parang nagsasaing ka lang ng kanin. Kapag luto na ang kanin, i-combine natin ang coconut cream and brown sugar. Haluin natin until ma-dissolve ang ating brown sugar and bring to a boil. Kapag kumukulo na, ilagay na natin ang ating inilutong glutinous rice. Haluin lang natin until ma-absorb ng rice ang liquid. So ayan, na-absorb na ng rice ang liquid. Lutuin lang natin until maging sticky ang ating mixture. After a few minutes, eto na siya at medyo greasy na ang ating mixture. I-transfer lang natin ang malagkit sa ating lightly greased na container. Actually, pwedeng mas wide at mas mababa ang container ninyo para hindi masyadong makapal at para hindi mukhang sobra ang ating topping. And then, i-smooth out lang natin ang surface. So ngayon, lutuin na natin ang topping or ang ating coconut jam. In a pan, combine coconut cream and brown sugar. Lutuin natin over medium-low heat until maging thick ang ating mixture. So mga about 40 minutes. Ayan, thick na ang ating mixture. Turn the heat off at ilagay na natin sa ibabaw ang ating coconut jam. Ayan, palamigin na muna natin at pwede nang i-serve. Pero kung may oven kayo, pwede nyo pang i-bake. Pero ako, tatakpan ko lang and chill overnight para medyo mag-firm yung ating malagkit at medyo mag-set ang ating topping. So ayan, eto na ang ating bibingkang malagkit. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Super malagkit. Ayan. Ang sarap ng coco jam natin. Ang sarap. Yung ito, yung base natin ay yung itong mismong biko natin, matabang siya. For me. Pero okay lang dahil nga yung coco jam natin, ang laki ng factor niya. Ang sarap niya kasi, yung talagang malinamnam na nakagigil yung lasa. Ang sarap. Parang kumakain ng kalamay na biko. Parang ganun. Pero masarap siya, promise. Biko, bibingka, malagkit. Ano pang tawag dito? Sarap, no? Ewan ko lang. Di ba ang daming paraan na kung paano gumawa ng bibingkang malagkit? Pero isa to sa classic way and gusto ko siya kasi hindi nakaka... Matamis siya, pero hindi nakakaumay yung tamis niya. Mas mapapakain ka pa ng marami. Hindi parang tumutusok yung tamis niya. Na parang ang sakit sa lalamunan, ganun. Ito hindi. Ang sarap niya. My God. Parang mauubos ko na naman ito isang slice na to. Kaya nga, kutsarita ang kinuha ko para hindi masyadong maraming kakain ko. Pero parang wala din. Ang sarap niya, promise. Yung coco jam natin, pwede siyang palaman sa ano, pandesal, hanggang tinapay. Sarap talaga. Promise, ang sarap talaga. Kasi ito talaga mismo,
matabang siya kahit may brown sugar siya. Pero konti lang inilagay natin. Pero kung gusto niyo na mas matamis, oo naman. Pwede niyong lagyan pa ng sugar. Pero para sa akin, tama lang yung combination. Kasi nga, yung cocoa jam natin is matamis na. 1 3/4 yung ilagay natin. Kung gusto niyo mas matamis, pwede niyong gawing 2 cups. Pero para sa akin, tama na yung lasa. Ah, sarap! Ang sarap. And, ang gamit ko palang gata, yung Coco Mama, bagong labas lang yon sa market. Mas gusto ko na ganun, kasi ayoko na magpiga, mahirap magpiga po. Pero, kung bibili kayo ng ibang brand, hindi ko lang alam kung, kasi yung Coco Mama, ano siya, saktong-sakto talaga yung gata niya, na yung parang fresh gata na binibili natin. Ganun na ganun. Natikman ko na kasi yung iba, yung parang naka-canned, mga ganun, or nasa pack na imported. Hindi masarap, promise. Pero itong Coco Mama, nag-try ako kasi niyan before. Nagluto ako ng shrimp. Try ko kung masarap pa yung si Coco Mama. Kasi nga, made in Philippines. Ayun, pagtikim ko, oh my God, bibili ako ng ganito. Kasi nga, ayoko nang pumunta ng market kapag gagawa ka na ura-urada. Kasi nga, di ba, mas maganda yung nasa bahay na diretso. So, Coco Mama for me is very perfect. Try nyo. Promise, I think magugustuhan nyo din siya. Kasi di ba, kung tayong gagawa ng gata natin, magpipiga pa tayo with water yun ha. So, hindi talaga pure yung nakukuha mo. Eto kasi, parang wala siyang water. I think wala. Tinignan ko naman sa ingredients content. Wala naman tubig eh. So, sa paggawa rin ng coco dyan, mas maganda talaga na walang water na halo para maganda yung texture. Kayo, kung meron kang ibang paraan, kung nasanay kayo sa talaga traditional na ikaw magpipiga, okay lang sa akin, walang problema. As long na gusto nyo. Pero para sa akin, ang sarap po talaga ng coco jam. Parang coco jam lang yung nagustuhan ko. Ay, hindi. Talaga naman masarap yung ating bibingka. Malagkit. Kasi, masarap yung coco jam. Ang sarap ng combination. And, oo nga pala. Di ba yung iba, hinahalo nila yung coco jam na inilagay nila dito mismo sa biko. Okay lang. Kung gusto nyo na gano'n na halo na diretso. Wala nang parang hindi na magta-topping-stopping. So, okay lang talaga. Masarap din yun. Pero ito. Hindi ko alam kung paano ko explain pa sa inyo kung gano'n siya kasarap. Kasi, ang sarap niya. Sa mahilig nito, sa mahilig sa bibingkang malakit, bicor, ano pa yan, I think you know what I mean. So, yeah. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 168 pesos. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang chocolate mousse cake ni Miss Chai. Eto ang yama spread ni Miss Ivy at ang anak niyang si Love Queen. Gumawa rin sila ng puto bongbong. Meron silang mango ground float. At eto naman ang kanilang cakes and cupcakes. Eto naman ang cheesecake ni Miss Jane. Meron siyang chocolate mousse cake. At gumawa rin siya ng cakes and cupcakes.
Again, gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga creations nila. Nakakataba talaga ng puso dahil ang dami niyong ginagawa sa mga recipe natin. Sobrang happy talaga ako. Ang layo na ng narating ninyo, sobrang proud ako para sa inyo. Keep it up, guys. And yes, yung iba na hindi pa na-feature, i-feature ko po yan. Ginagawa ko kasing by batch. And sa mga gusto magpadala ng mga pictures na mga gawa nila, please isend nyo sa ating Facebook page. Again, salamat sa suporta, and for more recipe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!